Magandang umaga po mga kabaka, mga kasaka at mga kabayani. Ito po li ang inyong lingkod, Arnel Corpus ng Adelaide River Farms. Buwabati po sa inyo ng isang magandang araw at nawa po nasa mabuting kalagayan po kayo. Ngayong umaga po ay pag-uusapan po natin ang kahalagahan po ng paglilinis ng kulungan ng baka. So marami po kasi nagtatanong kung ano po yung mga pinapakain, anong ration formulation, anong mga gamit-gamit sa pinapakain po natin. Pero sasabihin ko po sa inyo, hindi lang po sa ganda ng pagkain, naka-angkor po ang ating tagumpay sa pagbabaka. Ang pinaka-importante po sa lahat ay ang pag-manage po ng kanilang kulungan. So katulad po nito ngayon, nakita nyo po ito, kasalukuyan po ay naglilinis po tayo sa kulungan ng baka. Even though dito po sa amin ay simentado po itong floor namin, pero makikita pa din po ninyo na hindi po namin pinapaabot ng sobrang kapal ang tae bago po namin linisin. Kasi tulad po ng karamihan, kung ang tae po ay makapal, ito po ay magdudulot po ng sakit sa mga baka po natin. Kaya nakikita po ninyo, kahit po simentado yung floor po namin, ay talagang ginagawan po namin ng paraan na huwag pong kumapal yung tae ng baka bago po natin ilinisin. Kasi nga po, itong mga tae ng baka na to, pag nag-decompose po, lalong-lalo na sa mga bakahan kung saan meron silang atip, ay talagang maaamoy po nyo yung masangsang na amoy po na amoy ammonia na nagiging sanhi po ng respiratory cases po ng mga alaga nating hayop. So nakita nyo po rito sa Adelaide River Farm, wala po kaming atip. Kaya dito po, hindi po ganun katindi yung amoy na nanggagaling po sa ammonia. Dahil nga po, nag-evaporate po ng kusa. Pero, dahil nga po itong mga tae na to ay high value din po sa amin, ito po yung tae na to ay kinukompose po natin at pinapakain po natin sa ating mga bulate, at yung tae ng mga bulate ay ginagamit po natin para sa ating mga pananim. Kaya dito po sa Adelaide River Farm, zero waste po kami rito. Cycle po yung ginagawa po namin, at tae na to, pinapakain namin sa bulate, at yung tae ng bulate ay pinifertilize po namin sa tanim naming mais. At yung mais po ay ginagawa po nating buro o silage na pinapakain naman po natin sa ating mga baka. So ayan po, sana may natutunan po kayo sa araw na to. At tulad po ng lagi namin sinasabi sa mga kapwa po natin mga magsasaka, lalong-lalo na po sa mga katulad kong OFW, mayroon pong negosyo sa pagbabaka. At ito po ang inyong kapwa OFW na si Arnel Corpus ay lagi ko pong sinasabi, kung gusto niyo pong bumalik ng Pilipinas, ito po, mayroon pong negosyo na pwede pong mapagkakitaan. Alam niyo naman po, lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon kung saan may problema po sa baboy, mayroon pong nagiging problema sa manok, sa industriya po ng baka, mga baka po natin, napakahirap po ito tabla ng sakit. Kaya ito po isang pinakamagandang negosyo na simulan po natin, at matindi rin po ang demand ng beef. So, ayan po. Sana may natutunan po kayo. At lagi nyo pong sundan ang aming Adelaide River page sa Facebook at saka sa YouTube. Maraming salamat po, at sana pagpalain po kayo ng Panginoon. Mabuhay po kayo.